Okay, good evening to everyone. Thank you for waiting for this tutorial, Japanese tutorial. Simula po din tayo ng Japanese tutorial. Nagkaroon lang po ng issue sa aming technical side kaya hindi nakapag-live ng almost 3 weeks. Pero ngayon po, balik tayo araw days. Mag-start po tayo ng 6 to about 7:30. Ganun po. Ngayon lang po, kasi umpisa na... Pero ngayon po, nagkaroon na po tayo ng, ano, ng additional technical time dito sa ating ano live show. Okay. So, minasan kumuha. Ayan po, ha. So, I hope natatandaan nyo pa ang ibig sabihin ng minasan, kumbangwa, minasan, ibig sabihin to all of you. Kumbangwa, yan po ay gabi. Okay, so paano uli ang pagsulat ng kanji? So, kumbangwa. Okay, kumbangwa. So, kung may tanong po uli kayo, pakilagay lang po sa chat box at sasagutin po natin yan. So today konnichiwa, today our lesson is lesson number paano natin sulat ang lesson. Lesson, okay natin. Ayan. Ni-ju-ni. So ano po yung sabihin na ni-ju-ni? 22. Po ang ating ano, lesson today. So, at ang ating pag-aralan po ngayon ay ang writing system kasi nakapokus po tayo sa kanji. Sana na-review nyo yung inyong mga katakana at hiragana. So, katakana, hiragana, ito po yun, ha? Lista ng katakana at hiragana. Katakana, hiragana. So sana i-review nyo po yan. Kasi tayo idadako na sa ating pinaka-focus ng lecture ay yung kanji. So, paano po yung kanji? So ito po yung kanji.
kanji. Yung puang pungos natin, kanji. So, meron tayong katakana, meron tayong hiragana, at kanji. So, ito po ang pinakamahirap sa lahat ng pagsulat. So, yung hiragana ay ipra-practice din natin. Pero, hindi natin ganun focus sa pag-aaral kasi basic lang naman po yun. Sana pag-sacrificial nyo na i-self-study ang pagsusulat. Kung may tanong naman, pwede naman. Kaya lang hindi po natin focus ang katakana at hiragana. Siguro mag-separate na lang tayong remedial lesson para doon. Pero ang pinaka-focus po talaga natin is kanji. Okay. So sa Chinese, ito ay hanji. Hanji. So, sa Japanese, kanji. Korea naman, Hangul. No? So, as always, palagi po tayo nagsisimula sa review. So, review muna po tayo yung mga nakalipas na lecture. So, focus yung meaning review. Tulad nito, focus you. Nakasulat po yun sa hiragana. So later on, pagka marami na tayo alam sa kanji, isusulat na rin natin sa kanji yan. Focus you. Okay? So mag-review lang tayo sa mga nakalipas na sa pag-aaral. Particularly, review natin yung mga pagsusulat. Tulad na yung mga napag-aralan natin, mga May, Meishi. Ano pa Meishi? Ang Meishi ay noun. Then pinag-aralan din natin ang K-U. Yan po ang Kiyoshi. Kiyoshi, ito po ay adjectives. Kiyoshi, Meishi, so ito yung noun, ito yung adjective. Isa sa pinakamahalaga ay yung ating verb. Ang tawag natin dun ay doshi. Okay? So, ito naman yung ating verb. Okay? So, review natin. So, mangilan-ngilan lang review natin. Mangilan-ngilan. So, tulad ng ano yung noun natin sa katawan. Yan. Katawan. Ano yan? Sarada. Eyes. Ano naman yung mata. Ano naman yung tainga. Ayan yung mangilan-ngilan natin review. Sa adjective, meron tayong ganito. New. Okay. Meron din tayong old. Ayan yung mga adjective natin. Meron din tayong long. Then, meron din tayong short. Okay. So, yan yung mga ilan-ilan sa ano natin. Marami pa tayo na pag-aralan. Verb. To. Go. Meron din tayong verb sa come. Meron din tayong verb sa return or go home. Okay, so marami tayong mga verb tulad ng drink. Drink, ano pa? Eat. Minom, kumain. Meron tayong bumili.
memilih. Ano to, magsalita. So, basahin natin to. So, ito yung katawan, body. So, ano yung ano natin dyan? Japanese niya, karada. Me, mata. Mimi. Tainga. Tarashi. New. Puroy. Old. Nagai. Long. Jikai. Short. Ikimasu. Ang ano yan, ang verb. Meron tayong mga iba't ibang salita, pagbasa tulad ng dictionary form, mass form, dictionary form, magkaiba. Tulad ito, iko, ikimas. Iko, dictionary form. Ikimas, mass form or ordinary form. So, tawagin natin ordinary form or mass form yung mas, no? Ikimas. Tulad ito, kimas. Ang dictionary form is kuro. Kuro, kimas. Okay, mas form. So, meron din tayong negative form. Ikimasen. Kimasen. Meron din tayong past tense. Kimasta. Meron din tayong past tense. Kimasta, ito naman, ikimasta. Okay? So, meron din tayong negative past tense. Ikimasen desta. Ikimasen desta. So, negative past tense. Okay? So, meron din dito, meron din. Limbawa, kaerimas. Kaero, kaerimas. Kaerimasen, kaerimasta, kaerimasen desta. Okay? Nomimas. Nomu. Nomimas. Nomimasen, nomimasta, nomimasen desta. Tabiru, tabimas, tabimasen, tabimasta, tabimasen desta. So ano ito? Inom, kain, bili, bibili, kau, 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 kaimas, kaimasen, kaimasta, kaimasen desta. Ano to? To. Hanasu. Hanasimas. Hanasimasen. Hanasimasen desta. Hanasimasta. Okay? So, lahat na po yan type ng pagbasa. Okay? So, pwede po kayong magtanong. Okay, so review pa lang naman to. Baka may gusto kayong tanong sa review. Okay. So, sample na review. Sentences. Sentences. Pwede natin na basahin. Okay. Ayan, number one. Basic sentence. So, tulad ng mga nakalipas na pag-aaral natin, meron tayong ganyan. Okay?
Okay, so yan na. Sample natin, tatlo. Meron tayong three sentences. Okay. So, number one. Paano natin basahin? So, ito, alam natin, ito ay katakana. So, ito yung ating particle. Ito naman yung ating verb. So, noun, verb. Noun, particle, verb. So, yan ang format, no? Noun, particle, verb. So, noun, particle, verb. So, meron tayong ganyang format. Basic na basic. So, pag-aralan na natin sa basic grammar yan. At yung O ay ating particle indicating ano object, direct object. Ano yung direct object? So, yun yung tinutukoy ng verb. So, ano man yung object na tinutukoy ng verb, yun ay direct object. Dito, okay? So, tulad dito. O, nomimas. Ano mimas? Iinom. Ano yung iinomin? Yun yung verb. Ah, yun yung noun. So, noun. So, yun yung format natin. Noun, particle, and then verb. So, ganyan lang po kadali yan. So, ito ngayon, o. So, nangyari, noun, meron tayo o particle, verb. Okay? So, mishi, doshi. Mishi, doshi. Okay? So, meron tayong katakana. Katakana. Kanji. So, tama-tama. May kanji tayo. Dalawa. Ibig sabihin, mag-combine yan. Magka-combine. Ito naman, may kanji, pero may kadugsong na hiragana. Ibig sabihin, ito ay magkakasama kasi yung kanji, may kadugsong na hiragana. Ang tawag dito ay Purigana, di ba? So, review, Purigana ang tawag dito. Purigana. Okurigana. Sorry, ha? Sorry, Okurigana. Ang Purigana yung andito sa taas, no? So, yun yung ilalagay natin sa mga ibabaw ng kanji. Ito naman, Okurigana. Kumbaga, Okurigana, yan yung tail. Ito yung head tail. Head tail, head tail. Meron tayong kanji na head, may tail, may head tail. So, ganyan palagi yung sistema ng ating karaniwan verb. Karaniwan sa verb yung nangyayari. Pagka noun, kanji, combination. Karamihan, dalawa yung combination ng kanji. Diba? Pagka katakana naman, parang Tagalog na alphabet. Parang Tagalog alphabet lang yan. Okay. So, basahin natin. Biru. Biru. So, bi... Pinapahaba. Pinahaba ko. Kasi mayroong ganito. Ibig sabihin, papahabain mo. Ito, bi. Bi. Kaya lang ito, ibig sabihin, yung bi, papahabain mo. So, biru. 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 So, ano yung sinasabi ko? Beer. Beer yan. Sa English, beer yan. Kaya tayo gumamit ng katakana kasi yan ay foreign word. Ano yung foreign word? English. Halimbawa. O kaya Tagalog. Basta hindi Japanese, katakana natin susulat yun. Tulad ng English, beer. So, parang beer, no? Actually, ang ibig talaga niya sabihin is beer. Okay, beer. So, iinom ng beer. So, ano yung iinomin? Beer. So, yun yung direct object itong beer. Ano yung iinumin? Beer. Okay, ito yung verb. Okay? So, biru nomimas. Oh. Pagka negative, biru nomimasen. So, hindi iinom ng beer. Pagka past tense, uminom ng beer. Biru nomimasta. Past tense. Pagka negative past tense, biro nomimasen desta. Ibig sabihin,
hindi nakainom ng beer. Tapos na yung halimbawa party, tapos na pero hindi nakainom. Okay? So, okay? So, next, number two. So, biro nomimas, ha? Biro nomimas. Number two, katakana uli. O, B. Tulad dito, B. Pero walang ganito. Walang dash. So, hindi mo yan papakabain. So, B. Ito yung te, re, B. So, te, re, B. To, re, B. So, actually, ang ibig sabihin nito ay TV. Television. So, TV. Tere-bi. Tere-bi. So, television ang ibig sabihin nito. Okay? So, kung ganun pala, Tere-bio, mimas. So, ibig sabihin nito is, nanood ako ng TV. Nanood ako ng TV. Tiribyo, mimas. Hindi na natin dinudugsong yung ako, ha? Kasi dito yun, watashi wa, tiribyo, mimas. So, understood na yon. Understood na yon na ako yung pinag-usapan. Kasi ako yung nagsasalita, eh. Tulad dito, uminom ako ng beer. Biro, no, mimas. Nakainom ako ng beer. Biro, no, mimas ta. Past ten. Hindi ako uminom ng beer. Pero namimasen. So, ibig sabihin, watashi wa. Hindi na sinusulat yung watashi wa, no? Understood na yon. Okay. Teribyo, mimas. Ibig sabihin, nanood ako ng TV. Okay. Ngayon, negative. Hindi nanood ng TV. Teribyo, mimasen. Okay? So, past tense. Nanood na ako ng TV. Nanood na. Teribyo, mimasta. Okay? Teribyo, mimasta. So, negative past. Teribyo, mimasendista. Okay? So, yan po yan. Teribyo, mimas. So, nanood. Yung, ano. So, meron tayong number three. Number 3. Meron tayong number 3. Ano yung nasa number 3 natin? So, alam natin to bago. Bagong napakinggan. Diba? Yan yung ibig sabihin. Bagong napakinggan. Ito yung nakinig. Bagong napakinggan. Ano yung bagong napakinggan? Balita. So, ito ay newspaper, shimbun. Ha? Shimbun no yumimas. Ano yung sabihin ng yumimas? Binasa. So, nagbasa, nagbabasa ng newspaper. Shimbun no yumimas. Okay? Shimbun no yumimas. Nagbabasa ako ng newspaper. Shimbun no yumimas. Hindi ako nagbabasa ng newspaper. Shimbun no nomimasen. Nagbasa. Tapos na. No, past tense. Nagbasa ako ng newspaper. Shimbun no yumimasta. Okay? So, hindi ako nagbasa ng newspaper. Past tense na. Shimbun no yumimasendista. Okay? So, yan po yung ating tatlong sample. Okay. So, yung mga nakaraang ano, meron tayong mga pag-aaral ng radicals. Ito yung ating 7 types of kanji radicals, di ba? So, review din natin. Review natin yung 7 types of radicals. Okay? Ano ibig sabihin ng radicals sa Japanese? Yan ay Bushu. So, paano yung sulat? Bu. Bushu. Yan. So, itong sulat na to na hiragana, ang tawag dito is
furigana. Yung tail, yun yung furigana. Okay, so meron tayong tatlong word na, ay apat. Katakana, hiragana, furigana, o kurigana. Okay? So, busyo, ibig sabihin radical. Radical. Busyo, radical. So, may mga busyo kasi, ano yan, para sa kanji. So, meron tayong seven types. Seven types na ano, meron tayong one is ten. Ito yung left side. Meron naman tayong sukri. Ito naman yung right side. Meron naman tayong kanmuri. Ito naman yung top. Meron naman tayong ashi. Ito naman yung bottom. So, ano yan? Halimbawa, ito yung kanji. Halimbawa, yan yung kanji. So, yung left side, ito yun. Yan yung left side. Ito naman, sukuri, right side, ito yun. Kanmuri, yan naman yung top. Diyan. Yan. Ashi, bottom. Yan, okay? So, number five, type, ay meron tayong tare. So, ito ay, ano yan? Upper left. Number six, meron tayong kamae. So, meron naman tayong kamae. Ano yung kamae? Enclosed. So, meron naman tayong nyo. Ito naman yung lower left. Okay? So, ano yung upper left? So, upper. So, ito yun na left saka up. Okay? Up saka left. Ito naman enclosed. Pwedeng ganyan. Karamihan ganito, pero pwede rin totally closed. Pwede rin. Ito yung lower left naman. Left saka low. So, ganyan ha. So, ganyan yung mga radical. Okay? So, ano yung example ng ganito? Marami naman tayo example ng ganito, tulad nito. Ito. Ito yung ano niya, left side. Tao, yung radical. Ito naman, punong kahoy. Tao na nasa punong kahoy, sa ilalim ng puno yan, nagpapahinga. So, yasumo, ano? Nagpapahinga. Okay, yan ang example ng left side. Ito yun. And, sukuri, right side. Ano naman example niyan? Tulad nitong sinusulat natin, ano? Ito. So, itong right side, dyan ang radical. Ano yung sabihin nito? Asa, morning. Asa, meaning morning. So, yan yung mga sample ng ating ganito sa kagito. So, ngayon, pag-aralan naman natin ngayon itong 3-4. Okay. Sa 3-4 naman tayo ngayon. So, punta na tayo sa number 3 and 4. Okay. So, punta tayo sa number 3 and 4. Pang ilang kanji na natin to? Number 123 kanji na tayo. Number 123 na tayo. So, dito na tayo. Ano yun? So,
Sundan nyo. Babagalan ko lang. One, two, three, four, five, six. So, yan. So, six strokes. Six strokes. So, meron tayong six strokes. So, ano ibig sabihin nito? Anong meaning nito? House. House ang meaning niyan. Pwede rin home. Pwede rin home ang meaning niyan. Pwede rin residence. Residence. So, yan ang mga meaning niyan. Ha? So, paano yung basahin? Paano yung basahin? So, kunyumi. Kunyumi. Ito naman, unyumi. Okay? So, wala yung kunyumi. Wala. Ang unyumi niyan is taku. Taku. So, ang base diyan is taku. So, taku. Okay. House. Pero pagka gagamitan mo yan, lalagyan mo ng paggalang. Oh! So, lalagyan mo ng paggalang. Tulad nung ating okane. Ano pa? Meron tayong mga nilagyan ng ganito. Ocha. Ocha, saka okane. May paggalang. So, ganoon rin sa house of otaku. 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 Ibig sabihin ng otaku, one's home. Pagka dinidescribe mo yung bahay ng ibang tao, igagalang mo sila. Pero sarili mong bahay, hindi na kailangan. So, sarili mong bahay, pwede mong lagay na lang is jitako na lang. Yan, G. Jitako, sabihin, my house. Pagka sarili mong bahay, hindi mo na kailangan igalang. Ang ginagalang mo yung ibang tao. Ganan ang kultura ng Hapon eh. Ginagalang natin yung ibang tao, hindi yung ating sarili. Okay? Hindi na natin kailangan igalang sarili. Yung ibang tao ginagalang. Otako. So may paggalang. Ha? O bakit natin ginagalang yung ocha? Bakit natin ginagalang ng ocha? Hindi natin ginagalang yung sarili natin. Yung ocha ginagalang natin. Yung cha. Ganun din yung ukani. Kasi yung ukani naman, hindi mo naman yan pagmamayari. Actually, pagmamayari yan ang gobyerno. Nasa inyo, nga lang, di ba? Okay? Pera mo yan, pero ginagamit mo yan na pang ano, pambili. So, ano yan, ha? Pero yung sarili mong bahay, iba yun, ha? Jitako. Ito yung sabihin, may house. So, my house. So, jitako. Okay, jitako. Okay. So, pagka ganito naman, jutako, pagka jutako naman, so, jutako, paano siya dyan? Jutaku. Yan, jutaku. Housing naman ibig sabihin nito, housing. So, marami, ano? Pagka yung verb na umuwi, yan, pagka yung verb na umuwi, ginamit natin dyan. Pwede rin ganito. Kitako naman. Ki. Kitako. Pagka kitako, yan ay umuwi. Pwedeng kitako suru. Pwede yun. Kitako suru. O, dadugsangan mo ng kukurigana. Pwede yun. So, magkakaroon tayo ng verb. Pwedeng noun ito eh. Pwedeng verb. Okay. Okay. So, next.
Meron tayong pang 124 natin. Kanji. Okay, ano yun? Dandan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ang ano nito is 9. 9 strokes. So, anong meaning nito? Ang meaning niyan is guest or client or customer. Yan ang meaning niyan. So, wala din yung kunyumi. Wala din. Kunyumi meron. Ano yung kunyumi niya? Kiyako. So, kiyako ang base dyan. Kiyako. So, halimbawa, ito. Ito, jutaku din. Ano ito? Jukyaku pala. Jukyaku. Kyaku. Ha, kyaku. So, ang basa dito is Jukyaku. So, passenger. So, customer na sumasakay. Ito ay verb na sumakay, ha? Sumasakay. So, ang verb na ito is norimasu. Norimas or nuru. Norimas. So, itong verb na to is sumakay. Customer na sumasakay, yan ay passenger. So, ang ano nito is passenger. Okay, yan, ha? Jokyaku. Jokyaku. Okay? Jokyaku. Okay? Any question? Let's go to the next. 125. So, 9 yung bilang niyan. Wala din itong, wala din kunyumi. Kunyumi lang. Ang basa dito sa kunyumi ay shitsu. 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 Okay? So, anong ibig sabihin nito? Room. Ano yan? Room. Ano pa? So, mapapansin nyo, lahat ng mga tinuturo ko ngayon ay top. Yan yung ano, radical niya, top ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 3. Yung top niya, lahat ganon. Ano? Yun ay, ang ibig sabihin is roof. Diba? Roof ang ibig sabihin nun. So, roof. So, yung top na yun. So, okay. So, anong tawag doon? Kanmori. Kanmori. So, ibig sabihin, di ba yan? Yan, nasa taas. So, ito, ibig sabihin yan is roof. Pero minsan, mayroon din ganito. May ganito. Ibig sabihin yan is grass. Okay? Pwede rin naman ganito ang ilagay sa taas. Ganito, nasa taas. Pwede rin. Ito naman, tao, di ba? Tao or man, di ba? Tao. Kaya yan yung ano yan. No? Meron din ganito. Meron din ganito na kanmuri.
Oh, yan yung rain, di ba? Yung rain, yan yung ulan, pwedeng gawing kamuri yan, ilagay ito sa taas. So ito yung ginagamit natin ngayon. Tatlong bisis na natin ginamit. No? Okay? So, room. So, paano yung mga room? Halimbawa, ito, idugsong natin. Yan. Ito yung Oshimas. Ibig sabihin ng Oshimas, teach, tinuruan. Diba? Oshimas, tapos, i-combine natin dito. Room, kung saan may nagtuturo. Ano to? Classroom. Kasi room na may nagtuturo, classroom. Di ba? So, paano yung basahin? Kyushitsu. Kyushitsu. Ito yung shitsu. Kyushitsu. So, kyushitsu. Yan. Kyushitsu. Classroom. Okay? Ano pa? Halimbawa, yan ha. Shitsu. Shitsunai. Ibig sabihin, shitsunai. Shitsunai. Loob. Sa loob ng room. Okay. So, indoor. Ayun sabihin niyan, indoor. Okay, indoor kasi shitsunai, loob ng room. Shitsunai. Okay, so yan yan, ha? Okay, walang questions. 100. Punta tayo sa 126. Okay? 126. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10, ha? Pangit na pagkasulat, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganyan dapat. Ulitin ko lang kasi pangit ang pagkasulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito ang pinakamaganda. Pangit yung sulat ko. Okay. So, ang meron tong kunyomi. Ang kunyomi nito is iye. Iye. Or ya. Iye or ya. Either of one of them. Ang kunyomi naman is ka or pwede rin ke. Ka, ke. Iye, ya. Iye. So, hindi iye, ha? Mahab. Ang iye, ito yun, ha? Baka magkamali kayo. Iye, meaning, ay sabihin ito, no. Dalawa yung i, dalawa yung i. Ito isa lang. Iye. Iye. Ito, iye. 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 So, dalawa yung i, isa yung i. Isa yung e sa dulo. I, e. Iye. 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 So, ito naman, iye. So, dalawa kasi. Ito, iye. Pero may isa pa, iye. O kaya, iba yung meaning nito. Ito, house. So, ang meaning nito is house. House, iye. O ya. Pero, ito naman, iye. No. So, pagka nilagyan natin ng ganito, malaki.
Okay, di ba? Okay. Tapos, ilagyan natin ng ganyan. Ayun sabihin nito, malaking bahay. Actually, ayun sabihin nito is landlord. Landlord. Ang base dyan is kuya. Kuya. So, ito, o. Yun, o. Kuya. Kuya, ya. Kuya. Okay? Yan ang base dyan. Tulad naman ito. Yan, maganda sulat. Kazuko. Kazuko. So, ka zu kazuko. Kazuko. So, ibig sabihin ng kazuko is family. Family. Kazuko. 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 Family. So, ito ka. Yan ang ka. Ka. Okay. Okay. Ito naman, landlord ang ibig sabihin nito, landlord. Okay? So, any questions? Next. 127. Punta naman tayo sa kamuri na iba. Oh, grass. So, yan ang ibang kanmuri, grass. 1, 2, 3, tatlo yan, 3. Then, 4. Then, 5. Then, 6. Then, 7. Then, 8. So, ang bilang nito is 8. Okay? Kanina, yung bilang natin kanina is 10, ha? Ulitin ko lang yung kanina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ang bilang yung kanina. 10. Okay? Ka. O, iye. Ito naman, ang basa dito is onyomi. A. A. A ang basa dito. A. Okay? Tulad niyan. Ang ibig sabihin nito is superb. Or pwede rin, ang ibig sabihin nito is yung England. Yung lugar, yung bansa ng England. Pwede yan. England. Or superb. Yan ang ibig sabihin yan. Tingo ba? For example, kanje, ganyan. Ganyan ang sinulat. Halimbawa, A kuko. So, ang basa dyan is A kuko. A kuko. Ang yan, England. Ang sabihin is England. A kuko, England. So, yung Philippines, ikuko. Yung US, Bikuko. And then yung China, Tumuku. Di ba? Ganyan yun, ha? Ay, paano yung English language? Ito yun. A. Ego. Ego. So, yan ang English language. Ego. Paano yung basahin? A. Go. Ego. Diba? Ego. Paano naman to? Ano naman ibig sabihin nito? A.
So, ang ibig sabihin niyan is A, wa, A, wa, G, teng. A, wa, G, teng. A, wa, G, teng. So, A, wa, G, teng. A, wa, G, teng. Ibig sabihin nito is English, Japanese, dictionary. English, Japanese, dictionary. So, yan yan ha. English, Japanese, dictionary. So, England. English language. English language. Okay? So, yan yung ating, ano ha? Grass, ano? From grass, no? So, sabihin na magaganda yung grass. Superb, no? Magandang quality yung grass nila. Superb sila. Oh. 128. So, meron tayong count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, meron tayong 16. 16, ha? So, ano yan? Napakadaming ano, stroke, no? 16. Ang sabihin niyan is, medicine. Yung gamot. Medicine, yung gamot, ha? Gamot. O, drug. O, yung ano, ha? Yung pharmaceutical drug, hindi yung illegal drug. Okay? Pharmaceutical drug. Okay? Gamot. Ha? Okay. Ang basa dyan is kusuri. Yan yung kunyumi. Ano naman sa kunyumi? Ya. Yaku. Okay. Yaku. Kusuri. Yaku. Halimbawa, ito, nag-iisa, kusuri. Pwede mo ito basahin kusuri. Ibig sabihin, gamot. Okay? Ibig sabihin, gamot. Tulad dito. Ano ibig sabihin ito? 1, 2, 3, 4, 5. Mata. Gamot. Gamot sa mata. Ano yun? Eye lotion. Eye ointment, ganyan, ha? Mga gamot sa mata. Okay? O paano yung basahin? Me. Me. Kusuri. Me kusuri, pero ito, dahil sa pangalawa, merong teng-teng, di ba? Me gusuri. Me gusuri. Okay, ganyan, ha? Me gusuri. Ito, kusuri. Me gusuri. Okay? Okay. Ayan tindahan ng mga gamot. Ano yung tindahan ng gamot? Butika. Ano yung tindahan ng gamot? Butika. Ito yun. So, okay. Kusuriya. Okay, ito yung ya. Kusuriya. So, ibig sabihin, butika. Kusuriya. Butika yan. Ha? Ayun naman, pharmacy. Ano naman yung pharmacy? Okay. Kyuko. Ito ay yak kyuko. So ito ya. Yaku. Yaku. Ha? Yaku. Kyuko. So yak.
Yak, chisai su, ha, chisai, maliit. Yak, kyuku, kyuku, yak kyuku, yak kyuku, okay, yak kyuku. Ito naman yung pharmacy. Okay, yak kyuku. 28 ha. 28. Red 29. So another kamore ito. Tao, ayan tao, di ba? So ito 1 2 3 4 5 6. So ito ay 6. Anim na strokes. So ano yung sabihin nito? Meeting. Meeting o kaya association or organization, okay? Kai. So ang basa nito sa unyumi is kai. Sa kunyumi au. So halimbawa ito. Pagka sinulat mo yan, ganito dapat yung tamang pagsulat mo niyan. Ito, ilalagay mo ito, ito yun. Ah. Ah, ang basa dyan, ah. Au. So, verb yan, verb. Au. Kaya may ganito eh. So, pagka mass form, or yung ordinary mass, okay? Au, ay mas, ay masen, okay? Ay masta, ay masendista. So, yan, verb yan, ha? Meeting or association. Nagkita, no? Nagkita. So, gusto mo, ito, ang ibig sabihin nito is to meet. So, magkita. Okay? Halimbawa, ito naman. So, ang basa naman dito is kaysa, ang sabi ng kaysa is company, yan, company. Ito naman, how to meet, okay? Kaysa, company. So ito yun, how. Yan, how. Okay. Ano pa? Pwede mo rin. Take note ha, itong nasa baba, mas mahaba ng konti kisa dito. Konti lang naman. Hindi yan pantay. O, halimbawa ito. Wa. Ito yung hanaso, di ba? Hanaso. Wa. So, kay wa. So, kaywa. Ano sabihin ng kaywa is pag-uusap. Conversation. Kaywa. Okay. Yan yan. Okay. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kai. Okay. So next. 130 kanji na tayo. 130 kanji. 1, 2, 3, 4. O ito, dati ko nang ginagamit. Alam nyo na ang basa dito. Kon. Konnichiwa. Kumbangwa. Yan na ano natin, di ba? Ang basa dyan is kon. Sa onyumi. Sa konyumi, ang basa dyan is ima. Okay. So, ang ibig sabihin ng ima is now.
or present tense or present. Okay, now. Okay. Halimbawa. Ngayong taon. This year. This year. Anong base dyan? Ang base dyan is ko-to-si. Ko-to-si. Ko, hindi sinali yung ano. Special reading ito, special. Special to ha. Special. Ko-to-si. To-si kasi ito, to-si. Taon. Ngayong taon. Ko-to-si. Ko-to-si. Okay? Ano pa? Kung ito, o ngayon buwan, this man. So, kung geto. So, tama lang. Normal lang yung pagbasa niya. So, ito naman. Today. Ibig sabihin niya, today. Ngayong araw. Ngayong buwan. Ngayong taon. Ngayong araw. Ito, special reading din. Ang basa dito is Kyo. Di ba Kyo? Kyowa. Today. Kyo. Kyowa. Yan ha. Kyo. Pwede mo rin kung jitsu, pero hindi na yan binabasa ng kunjitsu. Kunjitsu. Jitsu kasi, araw. Kunjitsu. Pwede rin. Kailang, ito yung binabasa dyan, Kyo. Today. Special reading. Okay, next. Ima, today. Ngayon. Ima, ngayon. Okay. 131. Okay. Another, kanmuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. So meron tayong 11 strokes. So anong meaning nito? Ang meaning niyan is snow. Ang basa diyan is yuki. Sa onyomi naman, ang basa diyan is setsu. So yuki. Okay. 11, ha? So, paano yan? Snow, the Yuki. Ito, basahin mo. Snow, Yuki. Pagka nilagyan mo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tapos nilagyan mo ng snow country. Snowy country, ang ibig sabihin niya. Yuki Guni. Yuki Guni. Ayan, Guni. Yuki Guni. Yuki Guni. Kaya lang, may teng-teng. Yuki Guni. Yan, okay. Yuki Guni. Okay. Okay. Liwanag. Okay, next. 132. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 naman ito. 12. Ano naman yung sabihin ito? Cloud. Ito is snow to cloud. Dito lang nagkaiba, oh. Okay? Okay?
So, cloud, ang basa naman dito is kumo. Kumo. Sa unyomi naman, un. 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 Kumo. Un. Yuki. Setsu. Okay. So, cloud. So, ganyan din. So, paano yan? O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Kumo. Cloud. Ito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Yuki, kumo. Yuki, kumo. Okay. Next. 133. Okay. Ito, importante. Ano nyo? Sundan nyo. Tanda lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun pa rin. Then, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 lahat, ha? 13. So, 13. Ang ibig naman sabihin nito is, electricity, kuryente. So, ayang konyomi, yan ay den. So, halimbawa, saan yung ginagamit? Saan yung ginagamit? Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Halimbawa, sinali mo yan sa ganyan. Ang basa dito is dinky. Ang sabihin ng dinky is electric. Electric. Or dinky. Dinky. Electric. Pagka naman ganito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Then, nag-uusap. Electric. Nag-uusap electrically. So, ito ay telepono. Telepon. Then, what? So, telepon. Telepon. So, then, what? Then, what? Electronic na pag-uusap. Dewa. Okay. Dewa. So, paano naman to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano to? Electric car. Car na, ano, electric. Actually, hindi ito electric car, kundi ito ay electric train. So, ito ay electric train. Electric train ito. Then siya. Dati kasi wala pang electric car, kaya then siya. Electric train. Train yan, electric train. Then siya. Ito car, ha? Car, electric. Dapat electric car eh. Electric train kasi dati wala pang car eh. Ay, wala pang electric car dati. Okay, then siya. Okay, next. Last for today. 134 tayo. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ibig sabihin niyan ay cell. So, ang basa dyan is U.
Uruk. So, ang kunyum niyan, uruk, ang ano niyan, bay. Ang unyum niya, bay. So, pagka nakakita ka ng ganito, dapat, 1, 2, 3. Ito, mas malaki, mas mahaba yung nasa sa itaas kasi nasa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pagka nakakita ka ng ganito, dapat meron niyang kadugsong na ganito. Yan o, ru. O, ru. O, ru. Okay. So, sell. Binenta. Nagbenta. To sell. To sell. Ano pa? Halimbawa, ganito. So, ang basa dito is uriba. Uriba. So, ang basa dito is uriba. Counter. Sales. Counter. Yung bayaran, no? Kung saan binabayaran yung ano? Uriba. Uri. So, uro. Uri. Yan. Uro. Uri. So, uri. Ba. Uri. Ba. So, uriba. Sales counter, no? So, pagka ganito naman, nakita mo, biting naman to. Biting. So, ito ay stand or stall. So, bending stall, di ba? Bending stall. Yung mga maliliit dyan na, ano, na, halimbawa, yung ano, yung ano, anang, yung maliliit dyan na, ano, paggawa ng, ano, sapatos, pa-repair, di ba? Pa-repair, paggawa ng, duplicate na susi, mga ano, kaya na, yung mga snack-snack, bilihan ng mga snack-snack, maliit, ano, biting ang tawag dyan. So, biting. Okay. So, that's all for today. Kung may question kayo, may question ba kayo? So, hintayin ko 1 minute. Kung may question, kung wala naman, papaalam na tayo. So, yan po yung ating topic for today. Okay, so wala namang nag-question. So, ibig sabihin, let's go to the next lesson tomorrow. Okay? So, thank you very much, everybody. We'll start tomorrow at 6 o'clock. Okay? Thank you.